Sabi ko, sayang naman itong lalagyanan na to kung hindi natin i-repurpose. Ayan, sinunog-sunog lang niya, ganyan. Tapos yung loob, wala talaga siyang divider. Ayan, mag-gugupitan lang silang mag-ama kasi yung haba na ng buhok eh. Ayan siya sa loob, guys. Nakikita niyo ba? Diba, sarap. Naamoy niyo ba? Baho. Pero masarap. Oh, sarap! Hindi nakatase kapag rice. Oras. Ay, nako, Diyos ko. Good morning, guys. Nagbe-breakfast na kami. Ang pagkain nila ay sardinas at pancit canton. Tapos, nag-boil ako ng ano, limang itlog. Ito lang ang sal ko. Tapos, kape. Kape na. Nagpa-araw ka na, sobe, no? Pa-araw sa kanina. Kain ka na, dali. Ayan, guys. Tapos na pala kaming mag-breakfast. And nag-edit ako ng vlog ngayon. Tapos si Daddy, ayusin daw niya itong bubong. Kasi may mga hindi pa siya na ano, selyuhan? Ano? Na-flashingan. Hi, guys. Pasensya na, madilim sa side na to. Kasi napundi yata yung ilaw namin. Papapalitan ko pa kay Daddy. And kaya ako nakamask kasi nag-lilinis ako dito sa pantry. Inaayos ko. Naisipan ko lang siyang ayusin ng biglaan. Eh, medyo maalikabok syempre. Kaya, ano pa naman ako yung pag naalikabukan. Yung ina-allergy ako. Kaya, ano, yon. Kaya nag-mask ako. Ito palang mask na to. Binili ko kay Fancy Yarn. Yan. Umorder ako ng ano sa kanya. Ng 100 pieces kasi sinabay ko yung mga kapitbahay ko dito, mga kumare ko. Kaya yun, kaya medyo marami akong in-order para hindi rin sayang yung shipping. Kung actually kanina naghahanap ako sa Shopee or sa Lazada ng mga ganitong organizer, wala pa rin talaga akong makita. Meron, kaya lang ang hirap kasi pag online, syempre hindi mo nakikita kung ano yung totoo niyang dimension. Baka mamaya sa picture, okay siya, malaki. Pero pagdating, kalahati lang pala nito. Wala akong malalagay masyado. Ito nga eh, naliliitan na ako eh. So, kung may mas mahanap ako na mas mahaba sa kanya, tapos ganyan lang, kulay white lang, mas okay sana. Yun. Tapos, magtatanggal na rin ako ng mga expired. Ang dami ko na nakitang expired kasi nga hindi ko siya nakikita. So, yun, sayang. Lalo na yung mga gatas. Ang hirap mag-isip. Tingnan natin, basta mamaya ayusin ko na lang. Tapos papakita ko na lang sa inyo kapag tapos na ako kasi hindi ako matatapos pagka dumaldal ako ng dumaldal dito. Okay? Later. Ayan, natapos ko rin sa wakas. Ganyan na lang muna yung ginawa natin kasi wala na talaga akong maisip. Bala ko talaga dyan kasi parang hanging. Naka-mount talaga siya dun sa wall. So dito ko na lang muna nilagay yung pagkarami-raming century tuna. Tapos, ito gagawin natin itong palaman, itong malaki na to. Wala pa tayong mayonnaise, yung real mayonnaise na ginagamit ko talaga. Tapos, sardinas at sardinas ulit. Tapos, yung extra lang na luncheon meat dito ko nilagay. Dito naman, Vita Plus na iniinom ni Mama kasi lagi naman siya umiinom. So, hindi ko na itatago sa kasulok-sulukan. Tapos, dito yung mga gatas nga. Yan. May isang natirang all-purpose cream dyan. Kaya medyo mataas siya kasi may pinagpapatungan pa siyang tsaa. Eh, since meron na tayong tea dito sa taas, mamaya papakita ko rin sa inyo yan. So, ito na lang muna yung ginawa kong pansamantalang patungan niya. So, dito sa ibabaw, dito ko lang nilagay yung bumili kasi si Daddy ng corn na ipapopcorn natin mamaya or pagka nanood kami ng movie. Ito, guys, baka may alam kayo kung saan. Kasi sa handyman, wala na ako makita nito. Ayan siya, di ba? Hindi ko pa inaalis yung price para hindi ko rin malimutan. At saka yung pangalan niya nandyan. Storage box flip top. Hinanap ko siya sa mga Shopee, sa Lazada, wala. Pero tatry ko kung sa website nila, malay natin baka meron. Ang laman niyan ay, ayan, mga spice. So, nilagay ko sa mga ziplock kasi mga naka-plastic lang siya na parang plastic labo. Ito, kasubha. Kasiplock siya. Lalagyan ko na lang din ng pangalan. Pero obvious naman siya kung ano siya. Tensya na madilim ha kasi nga pundido yung ilaw namin. Tapos, ito naman ay minced garlic.
yung nabibili na sa ano to, sa Robinson. Pero minsan gumagawa yan si Daddy na may oil. Ayan, laurel. Hindi ko alam kung ano to eh. Rosemary ba yan? Thyme ba yan? Ewan ko kung ano yan. Ito naman ay, ayan, yung buong pepper. Siguro natira dun sa na-open na na-package. Zinipla ko lang siya para hindi messy tignan, di ba? Maayos siya tignan. Tapos ito, ground cinnamon. Kasi nga, before kasi nagbibig ako ng cinnamon roll, kaya lang, medyo napapasarap mang pagbibika, no? Tinigilan ko muna. Siguro sa isang buwan, minsan dalawang beses, tatlong beses akong gumagawa ng cinnamon roll. And ayun, favorite ni kuya yun dati. Tapos, yan, tabi na natin. Dito naman sa isa, ay, sorry. Champurado yan eh. Ayan. Parehas na champurado. So, nandito rin siya sa Sterilite na lalagyanan. Okay. Babalik ko na siya. O, diba? Naririnig nyo ba si Mami V sa background? Pinapanood kasi ni Kara. Balik na natin. Ito naman, yung napakita ko rin kanina na mga walang kapares na dilata. Kasi isa-isa na lang siya. And pag ganyan ko siya nilagay kasi pagpatayo, konti lang yung malalagay ko. So, pag pa ganyan, pwede ko pang dagdagan sa ibabaw. Ang laman nito ay nga sweet corn, cream of mushroom, liver spread, tapos isa na lang na sausage, tsaka yung delimondo na corned beef. Ayan. Tapos sa likod, dyan ko muna sila nilagay. Eto, hindi nga nagamit to dapat sa birthday to ni Papa. Pancake mix. Dyan na lang din muna siya para mas madali ko siyang makikita. Alam kong nandyan lang siya. Kasi meron pa kaming pancake mix, kaya lang nakabox. Ayun, nandun sa likod. Nakabox pa siya. So, yan. Yung extrang vitamins ni Kara na Immunomax. Big red cup. Ayan. Dyan lang muna. Tapos sa ilalim niyan, yung sinigang mix lang, nandiyan ko nilagay. Ito na yung mga palagi namin ginagamit pag kumakain kami. Like itong gourmet toyo in olive oil. Nilabas ko siya para makain. Tapos ito, yung garlic na sinasabi ko kanina, garlic oil. Chili garlic oil. Tapos yung pinakita ko rin sa inyo before na sesame oil. Tapos ano ba to? Ayan, hot sauce, ketchup, pang Tomas. Ito gagawin daw ni Daddy'ng coleslaw. Dito siya kukuha. Ayan, yung tomato ketchup. Okay. Tapos ito, oh, diba? Doritos, Cheetos, at Cheetos ulit. Isang puff, isang crunchy. Ayan. Tapos wafers. Mas mura to sa, ano ba yun, balcony ba yun? O yung lagi namin binibili. Ang tatak nito ay Baroni. Kaya lang, ang kumakain lang nito ay si Shobe at si Kuya. Huwag na natin pakita yung iba kasi yan lang naman yung inayos ko talaga. Yan part lang na yan. Ay, ito pala. Hindi ko pala napapakita yung ibabaw. Ito naman, King's Herbal ni Tatay. So, ito yung iniinom niya. Tapos, meron pa siyang dalawang stock. Tapos, ito yung mga iba pang condiments ni Daddy Hoisin sauce. Ano pa ba? Yung, ayun, likam kina, oyster sauce, anik-anik, ayan, nandiyan dyan. Dito ko na lang muna nilagay yung dede ni Kara. Yan. Para madaling abutin. Tapos, ito, yung mga clip, yan, sinipla ko lang siya. At saka yung pambaon ni Kara na dede. Tapos, ano pa ba yun? Ayun, mga ziplock, inayos ko lang siya. Yan. Okay, tapos ito, Coffee Mate, at Coffee Mate. Hindi po kami galit sa Coffee Mate. Hindi kami takot mawala ng Coffee Mate. Diba? Kasi ito namang tea na to. Ito kasi, yung box na to. Actually, PR to. PR box to. Galing kay Mommy V. So, ginawa ko, sinabi ko kay Daddy na sunugin niya. Tinorch niya lang yan. Tinan niyo siya. Medyo magulo ha, kasi nga, nakataob na yung iba. Pero, yan, yan, yan talaga yung totoong ganap dyan sa loob. Iba-ibang klaseng tea. Hindi ko na inalis yung mga box niya. Kagaya nito yung alokozay. Hindi ko na ko kanina to galing. Basta nilagay ko lang dyan. Ito, turmeric tea. Yan. Yan lang, ganyan lang, diba? O, nagagamit pa siya. Sa online, may nakita ko mga lagayan ng tea, mga social na lagayan. Kaya lang, sabi ko, sayang naman itong lalagyanan na to kung hindi natin i-re-repurpose. Ayan, sinunog-sunog lang niya, ganyan. Tapos yung loob, wala talaga siyang divider.
Ito yan. Pinalagyan ko lang kay Daddy. Kung may mga ganito kayong box, huwag nyo itatapon. Pwede nyo gawing craft box. Pwede nyo gawing ganito. Tea organizer. Diba? Pwedeng coffee. Pero syempre, ano, mas konti yung malalagay mong coffee. Ayan. Tapos sa gilid, nilagyan ko lang siya ng ganito. Sulat, kamay ko lang yan. Yung, ano ba tawag doon, chalkboard yata na marker ba yun? Oo, parang chalkboard marker yung tawag sa kanya. Pag may mga ganito kayo makukuhang box, huwag nyo itatapon. Sipin nyo muna kung saan nyo siya pwedeng gamitin. Oo, diba? Yan lang. Pagka nakahanap ako ng iba pang organizer, i-update ko ulit kayo kung ano yung mangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yan lang muna ang kinaya ng powers at ng ating budget. The next day. Good morning, guys. Nagluluto lang ako ng breakfast namin na medyo brunch na. At bumigay na talaga yung ilaw namin, ano. Kailangan na yatang palitan. Alam ko bumili si Daddy ng ano, bumbilya. Ang niluluto ko pala ngayon ay pancake. Dito ko siya niluluto sa griller, tapos sa yung flat na side, kasi di ba yung kabilang side meron siyang mga grill marks. So dito tayo sa kabila. Tapos kagabi pala nag-popcorn kami. Hindi pa nahugasan. Ayan na pala yung pancake, guys. Ayan, magugupitan lang silang mag-ama. Kasi ang haba na ng buhok eh. Ito, i-eraser na lang ni Daddy. Okay, game. Labas te, alam. Oh, no! Hello, charot. Hindi. Ayan, tapos na palang gupitan si Kuya. O, diba? Okay. Hindi na namin binawasan yung ibabaw. Daddy, hindi na binawasan. Pero ayan yung gilid. Tasado na. Ang init kasi. Yes, good job! Ayan, mga nakahubad kasi init. Sobrang init dito. Kailangan mga tatlong beses maligo. Ito, tatlong beses naligo kasi sobrang daming buhok eh. Maliliit. Meanwhile, ito bali last piraso na lang ng tilapia yung pipirituhin natin. May dalawa pang nakasalang. Tapos ito pala yung buro na gisa na pala ni Daddy no nakaraan pa. Lahat ginisa niya na ng isang gisahan. May iba ang ginagawa pagka nagigisa nilalagyan ng kamatis. Pero si Daddy daw ginawa niya lang bawang lang yung pinanggisa niya. Ayan siya sa loob, guys. Nakikita niyo ba? Diba sarap? I-ano ko na lang siya. Iinitin ko na lang. Naamoy niyo ba? Baho. Pero masarap. Lalo na sa mga prito. Yan. Partner sila. Ayan. Ganyan lang ginawa ko. Parang konti pa nga siya. Dadagdagan ko pa lang. Konti. Iinitin lang natin. Merong mga gumagawa nito. Nakikita ko. Hindi nila sinasama yung balat. Pero si Daddy sinama niya. Parang feeling ko konti pa to ah. Pag gumagawa pala kayo ng ganito, ingatan nyo na wag siyang malangawan. Kasi pag nalangawan, sayang yung pagod nyo. Yung paghihintay nyo ng ilang araw. Lalo na yung binuburo nyo pa lang siya, yung process ng pagbuburo. Huwag nyo siyang hayaan na malangawan. Pwede na siguro to. Kasi nagisa naman na ni Daddy. Ayan. Pwede na yan. Patay na natin ang apoy. Okay, luto ng tilapia with burong hipon. Kain tayo. Pahabol pa pala, may okra pa pala. Kain tayo. Sarap! Hindi nakatiis, nakapag-rice. Hindi oras. Ay, nako, Diyos ko. Bale, bukas Monday, reset tayo. Later. Ayan, guys, sorry, di ko na naman kayo na-update kanina.
Ay, nako. Late na rin kasi kami nag-dinner dahil nag-merienda rin kami. Siguro mga 10 p.m. na kami nag-dinner. Tapos ito, tinatapos na naman namin ang aming araw na nanonood ng K-drama. So, pinapanood namin ngayon ay World of Married Couple. Pero, napanood ko na yan eh. Pinapanood ko lang kay Daddy. Ano yata siya, parang episode 9 na yung kasunod. Ongoing kasi yan eh. So, episode 3 na yata. Oo, tama. 4. Ay, oo. Ano ba? 4. Oo, 4 na yata. Naguluhan na. De, 3 pa lang. Oo, tama. 3. So yun, mag-good night na ako sa inyo para naman may outro yung vlog natin. Ano? Good night, guys! See you sa next vlog!